sa amin ni Sister Heidi and of course sa Trinity Bible Church na makita ang paglago ng iglesia nito. Gaya po na nabanggit ni Pastor George ay sa maliit nilang new building doon ay palagi at kami nakakapunta doon ni Sister Heidi. And so, congratulations sa inyo. Purihin ng Panginoon sa 17 years ng kabagitan ng Panginoon sa inyong iglesia. Ngayon naman po, sa ating pag-aaral, buksan niyo ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat ni Tito, Titus. Po tayo ngayon, ang sulat ni Pablo kay Tito, kay Titus, verses 11 to 14 ang ating po pagpapasihan gaya ng makikita niyo diyan sa harapan. At gaya po na alam niyo, si Tito, isa sa mga pastoral epistles ito, sumulat si Pablo kay Tito upang ayusin ang mga iglesia sa isla ng Crete o Creta at ayusin ang doktrina, ayusin ang mga pamamalakad, ang buhay ng mga kapatiran doon. At dito po sa chapter 2 ay nangaral siya o nagsumulat tungkol sa paano ang dapat ugaliin ang matatandang lalaki, matandang babae, batang babae, batang lalaki at maging sa mga alipin. Hanggang verse 10 po yan. Pero ang ating babasahin, verse 11, at samahan po nyo ako sa ating pagbasa, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself up for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works." Tayo po muna yung dumako sa Panginoon sa panalangin bago po natin pag-aralan, pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Tayo po manalangin. O Panginoon namin Diyos, paalala niyo sa amin sa oras na ito na kami na inyong iligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang. Ngayon po ay mahalagang aming palaging alalahanin at intayin ang pagbabalik muli ng aming Panginoong Jesus. Na aming maalala na darating ang panahon, darating ang araw na siya'y muli magbabalik upang tapusin ang pagliligtas sa lahat ng kanyang mga hinirang. Kaya nawa sa hapong ito, as we celebrate the 17th anniversary of this church, nawa Panginoon, lalo nung pag-alabi ng aming mga puso, ayon po sa biyaya na inyong pinagkaloob, na aming mas mahalin, aming mas intayin, ang muling pagbabalik ng aming Panginoon, our blessed hope. Ito po ang aming samot na langin sa kanyang matamis na pangalan. Amen. Tuwing i-announce ng Apple Corporation ang latest edition ng kanilang sikat na iPhone, alam nyo na kasunod ito. Pipila ang mga tao para mauna na makabili ng telepono ito. At alam ba nyo ang pinakamatagal na paghihintay ng isang tao para maunang makabili ng iPhone? Hindi ko alam kung na-break na ang record na ito, pero ayon sa mga nagkikip ng ganitong mga records, ay ang pinakamatagal daw na paghihintay ay ginawa ni Rob Shoesmith. Ito po ay nabisita siguro ni Pastor ang kanyang bayan sa London nung siya ay nasa UK. At ayon po dito sa paghihintay o sa account na ito, para intayin ang iPhone, pumila si Rob Shoesmith doon sa tindahan ng telepono at naghintay ng 10 araw. 240 hours, ito po ang record. At siya nga naman ang unang nakabili ng iPhone. Now, alam po nyo, mas mahalaga ang hinihintay natin, hindi bagong telepono, kundi ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. At hindi tayo kailangan pumila para dito. Darating ang Panginoon at sabay-sabay nating makikita ang ating Panginoon. Pero matagal na kasi na ipinangako ito ng Panginoon. 2,000 years na lumipas.
parang sa ngayon eh, nawala na sa isip natin siguro. Hindi natin palaging iniisip. Kaya ang gusto po natin ngayong hapon, maalala natin as we celebrate the 70th anniversary of this church, na hindi po habang panahon tayong mag-anniversary. Darating ang panahon, matatapos ang mga anniversaries, matatapos ang mga birthdays, dahil darating ang ating Panginoong Jesus dito muli para tapusin ang kasaysayan. Sa verse 11, makita po natin dyan na biyaya ang konteksto ng pangangaral dito ni Pablo kay Tito, o paalala kay Tito, for the grace of God has appeared. Dumating, literally, shine forth, manifested, nakita ang kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon para sa lahat ng mga tao. Dahil dumating ang biyaya nito, meron tayong mga tungkulin. No, nagsimula doon sa, sabi ka, indicatives of grace. Yung mga bagay na totoo, biyaya muna ng Diyos, pero kung nakatanggap tayo ng biyaya, may mga tungkulin. Nagsimula po yan sa verse 12, verse 13 and onwards, at ang gusto natin, habuing mensahe ito. Since Christ is coming again, we should earnestly desire to see the day of His coming. Dahil babalik muli ang ating Panginoong Jesus, dapat ang bawat mananampalataya magkaroon ng matinding pagnanasa, matinding pag-iintay, o masusi, or an intense desire para makita ang pagdating muli ng ating Panginoon. It is our duty to wait for His coming. But how are we to do this? Paano tayo mag-iintay? Ayon kay Pablo sa ating binasa. Dalawang bagay po, sabi ni Pablo, una sa lahat, by meditating on who we are waiting for. Sa pagbubulay-bulay, kung sino yung ating iniintay. By meditating on who we are waiting for. Verse 13, ano po sabi ni Pablo? Waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. So, sabi niya, waiting for, expecting for, in the Greek, ang ibig daw sabihin po, with constant expectation and with joy. Eh yung waiting na ito, hindi yung waiting na dentist, hintay naman kayo sa dentist, habang naghihintay ko, naroonin yung hindi yung waiting na yun. Nakatakot! Parang ayoko na! Hindi ganun. Ito yung waiting with excitement, with joy, pagkat ano ba yung iniintay? Our blessed hope. A hope that brings blessing, a hope that brings blessedness. Hindi po ito yung hope na, o pupunta ka ba sa ating usapan next week? I hope so. Diba? Yun po yung hope na titiyak. Maaring mangyari, maaring hindi. Pero dito yung hope na sinasabi is a certain hope. Tiyak ito na pag-asa. Isang mapagpalang pag-asa. It will bring blessing. It will bring happiness pag dumating na ang panahon na ito. Ito yung ating iniintay. Eh ano nga ba yung iniintay natin? It's not a what. It's a who. Diba? Kasi ang sabi dyan, the appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Now, yung passage na ito, nagbigay ng maraming discussions of na theologians ito, no? Kasi anong ibig sabihin nito? Diyos ba talaga si Jesus? Eh, yung iba, tinatanggi. No? Pero dito, malinaw, even sa construction ng phrase na ito, eh, isa lamang yung article na ginamit. The great God and Savior, Jesus Christ. The great God and the Savior Jesus Christ. Na parang magkaiba ang pinapatungkulan. Dito, isa lang ang pinapatungkulan at ang historically ini-interpret talaga ito ng ating mga theologians na mga nauna pa sa atin na ang Diyos na ito ay walang iba kundi si Jesus na ating tagapagligtas. Ang Panginoong Jesus na Diyos, Siya ang darating. Siya ang iniintay natin. Paano natin siya hintayin, mga kapatid? Well, it means that we will believe that He will return. Naniniwala tayo? Talagang darating siya?
It means meron tayong posture of expectation. Hindi ka na naniniwala, darating siya. Meron kang pag-iintay na darating siya. And lastly, that we are ready whenever He comes. May paghahanda ka. Meron kang readiness dahil darating na ang iyong pinakaiintay. Para siguro yung isang asawa na matagal din nakasama yung asawa, nasa abroad siya. Nabanggit kanina ng pastor, may mga nasa abroad dito, no, sa inyong mga kalipunan, mananampalataya. Eh, well, personally, naranasan ko yan, ano? Yung actually, ako yung iniintay, pero in a sense, iniintay ko eh. Na makita yung misis ko, ganun din siguro ang misis ko eh. Excited na makita. Siguro parang ganun ang ibig sabihin. A blessed waiting, a blessed waiting for a person that we love, not other than the Lord Jesus Christ. Now, why is it so exciting to wait for Jesus? Ano sabi ni Pablo ito? Well, sabi ni Pablo, waiting for our blessed hope, verse 13 pa rin tayo, the appearing of the glory of our great God. The appearing of the glory. In other words, dalabas at makikita yung kalawalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Makikita yung kadakilaan. Hindi lang kadakilaan, hindi lang kalawalhatian, glory, the great glory, or the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Sa talatang 13 pa rin. The glory of our great. Now, the word great is familiar to you. It's the word mega. Our mega God. Our great God. Siya yung darating. Ang ating dakilang Diyos at yung luwalhati niya, yun ang makikita natin pagbalik niya mismo. Now, sinabi siguro ito ni Pablo kasi nung unang dumating ang ating Panginoong Jesus, eh gaya ng alam natin, humble and lowly. Anak ng isang karpintero, di man siguro mahirap, pero di rin mayaman. At ordinaryong tao lamang, walang makitang kaluwalhatian. Pero ngayon, ang ating hinihintay, when He comes, doon marireveal, He is not just man, He is God, not just God, the mega God, the great God, and we will see the glory of that great God. Hindi na exciting yun, mga kapatid? Aren't you excited with that prospect? Darating muli ang ating Panginoon. At yung liwanag, yung kalawalhatian, lahat yan makikita natin. What a day it will be para sa ating mga mananampalataya. Pero hindi lang yan. Hindi lang sa the great God, the glory of that God. But remember, verse 14, that same God and Savior who gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for Himself. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Yun yung Jesus na makikita natin. Hindi ito yung may darating. May darating naman, kaaway mo. Diba? Okay, darating nga, pero sa masungit na tao. Ito yung darating. Yung nagbigay ng kanyang buhay para maligtas tayo. Yung pinapangaral dito, linggo-linggo ni Pastor George and Pastor Troy na tagapagligtas, na nagligtas sa atin, namatay para sa atin to redeem us. And that is because we were in bondage. Tayo nakatali sa kasalanan. Tayo ay nakatali sa biyag ng mga pita ng laman at mga passions of this world. Pinalaya tayo doon ni Jesus. Siya yung darating. Di ba nakaka-excite yan, mga kapatid? Anong application sa ating mga buhay? Well, gaya na rin natin kanina sa prayer ni Pastor, there are many trials in this life. Kung maraming pagsubok sa ating mga individual mananampalataya, tayo bilang sa iglesia, merong sickness, merong poverty, merong trial mismo sa ating mga pamilya, may trial sa ating opisina, may trial sa ating sambayan. Maraming pagsubok talaga, even sa iglesia. Now, here's one way we can overcome pagdating ng mga trials na ito. And that is to meditate on the fact that Jesus is coming. Darating siya muli for the second time.
You know, in the Bible, in the New Testament, may 260 chapters ang New Testament Bible natin. Eh, ang pagdating ng Panginoon, nabanggit, 318 times. More or less. Imagine 260 chapters, ano? Pero 300 plus times nabanggit na siya yung muling darating. Parang more than one on the average. Almost every, more than one chapter. May isang talata tungkol sa kanyang pagbalik. For every 25 pages of the Bible, the return of the Lord is mentioned in one verse on the average. Every 25 pages, kung pinabasa mo yung Biblia mo, ma-encounter mo on the average. So, dito pinapakita, napakahalaga talaga ng bagay na ito. And all true Christians, in fact, desire the coming of the Lord. Ano sabi ni Pablo? 2 Timothy 1, 4, verse 8. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. That is the day of his coming, the day of judgment. And not only to me, but also to all who have loved his appearing. Meron daw korona ng katuwiran. Matatanggap ko, sabi ni Pablo, pero hindi lamang ako, kundi lahat kayo who love his appearing. So lahat ng mga mananampalataya, if there's one thing they love, do you know what it is? They love his appearing. Yung paalala sa inyo, darating muli si Jesus, kung tunay ka mananampalataya, eh titimok yung puso mo sa bagay na inyo. Darating nga ang Panginoon. Darating ang Panginoon, that's for sure. At alam nyo, yung paghihintay natin sa isang bagay, nakadepende talaga yan kung sino yung hinihintay natin, di ba? Di ba, bilang na si Pastor dito, hoy, maya-maya lang, dadalo ng anniversary ng SGCC, si Pinoy himself. Di ba? Ano kaya ang mangyayari sa atin dito? Eh, siguro, nagulang tayo. Ah, si Pinoy, ay nasa pinto. Darating na siya. Eh, baka kahit nag-preach ako rito, lahat yun. Putingin na sa liyo. Tsaka na si Pastor, nahin na si. Sabi kayo, no? Nakaka, siyempre, sikat na tao yan. Eh, ganun din dito, mga kapatid. Kung isipin natin, hindi ba as we know Jesus more, lalo tayo mai-exile na darating siya muli, that Jesus who has died for you will come. That Jesus who you, that pastor preach every Sunday will come. That Jesus na palagi ka nananalangin in Jesus' name. Eh, ito na siya. Si Jesus mismo. Si Jesus na palagi mong inaalala. Si Jesus na pinapangaral sa pulpitong ito. Si Jesus na palagi mong iniisip at pinapanalanginan. Ayan na, siya mismo ang darating. That Jesus that we worship every Sunday at inyong inaawit day after day or Sunday after Sunday, amazing grace, how sweet the sound. Ayan na siya, darating, makikita nyo. Hindi ba nakaka-excite to? Hindi lang yan. Pagdating niya, pati tayo mababago. We will all be changed. We will be transformed. Yan ang sabi ni Pablo, Philippians 3, verse 20, who will transform our lowly body to be like his glorious body. Yes. Di ba darating siya? In glory, the great God, the mega God, well, we too will share in that glory. Kasi tayo rin matatransform. 1 Corinthians 15:21, behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, the twinkling of an eye, in the last trumpet, we will be changed. Magbabago tayo para ihanda tayo na makita ang ating Panginoon. And so, hamon ko sa inyo as you celebrate your 17th anniversary. Yes, every 17th, 18th, 19th, as we advance, nakikita natin ang biyaya ng Panginoon, nagpapasalamat tayo. Pero sana makita rin natin, hindi nga pangwalang hanggan ang pag-advance na ito. Meron naghihintay, meron tayong hinihintay. Meron tayong dapat kasabihan ang pagdating muli ng ating Panginoong Jesus. Doon natin makikita, siya na nagligtas sa atin. Doon natin makikita yung ating palaging sinasabi sa ating panalangin sa pangalan ni Jesus. Doon natin makikita yung palagi natin inaawitan, purihin ang Panginoon, makikita natin siya. Nawaintayin mo siya. No, masabi ka na muling darating ang ating Panginoon. Pero ikalawa, hindi lamang by waiting for Jesus. Pero ikalawa, sabi ni Pablo, by living a life of good works.
by living a life of holiness, living a life of good works. Verse 14, so that is from the indicatives to the imperatives. Mahalaga yung biyaya, it's by grace. Nakita natin ang biyaya ng Panginoon, pero ngayon, meron tayong tungkulin. Talaga, nakita natin ang biyaya ng Panginoon, unang tungkulin, hintayin ang pagbalik ng Panginoon. Masabing sa pagbalik ng Panginoon. Pero ikalawa, kailangan din ang buhay na may kabanalan. Verse 14, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. He redeemed us to purify for himself. In short, to make us holy. Na magbanalin ang isang bayan for himself. Para sa kanya. We are not our own. Diba yung nasabi ni Pablo, we are bought with a price. You are not your own. You have been bought with a price. A people, a special people, zealous for good works. Mga tao na yung zealous, yung mainit, no? Parang zealot nga ang ginamit eh, mga zealots sa panahon na yun. Eh, ito yung mga, actually, mga rebelde nga sila eh. Kasi zealot sila for the for Judaism, or for the Jewish nation. Eh, ito yung mga parang nagliliyab, parang nagbabaga ang kanilang mga buhay at mga puso sa paglilingkod. In this case, zealous for good works. Sa kabanalan, yan ang sabi ni Panginoon. Verse 12, training us to renounce ungodliness and worldly passions. So training us, instructing us, parang isang bata na tinitrain, ano? At minsan masakit yan, training yan, ano? Parang discipline, training us, disciplining us. For what? Negatively, that we may renounce, that is once and for all, renounce all ungodliness. All kinds of ungodliness, kailangan natin renounce. Worldly passions, kailangan niyo renounce. Ano man yung mga pita ng laman, mga pagranasa ng laman sa mundo na ito, i-renounce ang mga bagay na ito. But positively, to live self-control, upright, godly lives in the present age. Dapat meron control, meron pag-ibigil, andyan ang tukso ng laman, andyan ang tukso ng mundo, andyan ang ambisyon ng mundo. Pero kung naghihintay sa Panginoon, kung talaga, verse 11, naligtas ka sa biyaya ng Diyos, at ngayon, hinihintay mo na ang Panginoon, eh, gagawin mo ba ang mga bagay nito? Dapat din ang magbigay sa ating ng motivo para mabuhay ng may kabanalan. The fact that we have been saved by grace and waiting for the day that He will come, dapat magbigay sa atin ng lakas itong mga bagay na ito, ang mga katotohanan na ito, para paglikuran ang Panginoon. And so, again, by way of application, are we zealous for good works, brothers and sisters? Meron ba tayong pag-init, kainitan, na maglingkod sa Panginoon? Meron ba tayong kainitan na maging banal, lumago sa kabanalan? Alam nyo, sa ating mga iglesia, kagaya rin sa mga Cretans na sinusulatan ni Pablo noon, o si Tito na namamahala sa mga iglesia doon sa Crete, talagang mayroon danger na ma-influensya tayo na mundo na ito. For example, sa Amerika, meron ding mga mega, but not the mega God, but the mega churches. Alam niyo mga mega churches sa Amerika, eh, ito rin yung mga churches na mayroong at least 2,000 members. 2,000. Sipin nyo, mayroon parami 2,000, no? Para matawag kang mega church sa Amerika. Eh, kaya dito, parang mega natin ko, marami na mayroon, pastor eh. Ano kayo? 100, marami ng pastor. Tapos, ang bisita, marami na. Di ba? Pero sa kanila, 2,000. Eh sa Amerika pala, merong 1,200 na churches na matatawag ng mega churches. At least 2,000 na miyembro. Mataas. Pero nakatakot dito, marami sa mga leaders ng mga churches na ito ay nahulog. Mga pastor mismo nila. Nung kami, na medyo maedad na, naalala pa namin si Jimmy Swaggart. Nahulog sa isang sex scandal. Pagkatapos niya, si Ted Hubbard, 2006, sa Colorado, ganun, nahulog din sa immoralidad. Hindi sa babae, kundi sa lalaki. Homosexuality, kinahulugan. At hindi lang yan, doon lang daw sa isang state of Florida, only in the last year, last 12 months, eh tatlong mga pastor
ang nahulog sa kasalanan. In fact, yung isa nag-suicide. Eh, kung nangyari ito sa mga pastor, eh, lalo na sa mga miyembro. Di ba? Imagine kung yung pastor, ganun, ang nagiging kalalagayan. Eh, syempre yung mga miyembro, ganun din. So, we are challenged, brothers and sisters, in the midst of the sinfulness of this world, na mabuhay ng merong kabanalan. 1 John 3 verse 2, ito rin ang sabi ni Juan, "Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears," okay, sino yung darating ngayon? Of course, wala kita, hindi natin Panginoon, "we shall be like Him, because we shall see Him as He is, and everyone who does hopes in Him purifies himself as He is." If we have this hope, we hope in Him, we should purify ourselves. Essentially, ito rin sinasabi ni Pablo, okay, dito, na kanyang ituro sa mga taga-faith. Those who have hope, that darating mo yung Panginoon, kailangan linisin, kailangan mabuhay ng may kabanalan. And at times, this will involve discipline and training. May mga sakit tayong mararanasan. Meron mga mahirap mga bagay na mararanasan natin. Pero mahalaga, napakahalaga na mabuhay yung merong kabanalan. Na kung hindi pa tayo handa sa pagdating ng Panginoon, alam nyo, delikado, hindi kasabik-sabik ang kanyang pagdating. Hindi ito magiging blessed hope, kundi kabaligtaran. It will be a terrible curse. Dahil pag dumating siya, kasama niya, hindi lang yung blessing, pero kasama rin yung paghuhusga. Ito ang sabi ng Biblia sa Revelation 1, verse 7. "Behold, He," that is Jesus, "is coming soon with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him. And all the tribes of the earth will wail on account of Him." Even so, amen. They will wail. Mamaiiyak sila pagdating ni Jesus. Hindi lahat ng tao matutuwa. Merong mga tao maiiyak. In Revelation 6, verse 15, "Then the kings of the earth, the great ones, and the generals, and the rich, and the powerful, and everyone, slave and free, hid themselves in the caves, and among the rocks and the mountains, calling to the mountains and the rocks, fall on us, hide us from the face of Him who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of their wrath has come, and who shall, and who can stand?" Ito ang nakakatakot, mga kapatid. Sasabihin ng mga tao ito, ang pinakadakilang tao sa mundong ito, the politicians, the kings, the emperors, the generals, but everyone, slave and free. Pag nakita nila ang Panginoon, hindi sila handa. Hindi sila tinubos ng Panginoon. Hindi sila nananampalataya. Hindi sila nagsisi sa mga kasalanan. Hindi nila maiwan ang mundo na ito. Alam niyong gagawin nila? Can you imagine that? Ang sasabihin nila sa bundok at sa bato, "Fall on us! Hide us from the face of Him who is seated in His throne." Ayaw kong mangyari sa inyo ito. Kahit sino sa inyo. Alam natin mangyari ito. Can you imagine that? Nananaisin mo ba na mabagsakan ka ng bato? Eh, lang mabagsakan ka ng konting, di ba? May mahuhulog, may huhulog. Eh, di ba? Tumatakbo ka. Eh, imagine yung bato, nanaisin mo, na mahulugan ka niyan. Imagine, sasabihin mo sa bundok, bumagsak ka sa laki. Pagkat mas masahod pa ating mararanasan, kung huhusgan ka ng Panginoon at paparusahan ka ng Panginoon Jesus. Siyang isang Lamb of God, siyang isang tuparan Diyos, ang sabi rito, there will be a great day, another great, but this time, the great day of your wrath will come. And so nawa, may mga bisita tayo dito, mahal sa buhay natin, maaaring di pa tiyak ang kalalagayan sa Panginoon. Makinig tayo sa mensahe ng Ebanghelyo. Nawa, ma-realize natin, si Jesus lang, siya lang ang tagapagligtas. What a glorious Savior. Siya na yung pakapapa, siya na yung nagbayad ng kasalanan, siya yung sumunod sa utos ng Diyos. And all because, para iligtas, para tubusin ang lahat ng mananampalataya.
magsisi. Magsisi ka ngayon. At ang palataya ka ngayon, pumala ka pa sa Panginoon. Ngayon na ang araw ng kaligtasan para sa iyo. At nawa, lumapit ka sa Panginoon at makakuha ka nawa, at makakamtan mo nawa, ang buhay na walang hanggan. Nagkakagulo ngayon sa Korea, mayroong mga bomba, pinasabog. Well, during the Korean War, doon nagkahiwala yung North and South Korea in the 1950s, ay mayroong isang sundalo na ang pangalan ni Joseph, na isang Amerikano, at pinadala doon para lumaban sa giyerang yun. In fact, may mga Pilipino rin na lumaban doon sa Korean War. And so, nagpaalam si Joseph sa kanyang asawa, si Clara. At ang sabi niya kay Clara, Clara, kung hindi ako makabalik, you know, kung hindi ako makabalik sa giyerang ito, huwag ka magkatubili, mag-asawa ko ulit. Pero sabi ni Clara, eh, at tagal mo akong niligawan. Ang tagal ko bago ka na sinagot. Tapos, kaasawa lang ako. Hindi ko yata gagawin yan. And so, in 1950, pumunta si Joseph sa Korea. Subalit, during that year, nai-report siyang missing in action. Missing in action. So, alam mo ito ni Clara, dumaan ang mga taon, hindi nakita ang matay ito si Joseph. So, di ba alam ang kung nangyari? Missing in action. 1 year, 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. Walang news tungkol sa ano nangyari kay Sergeant Joseph. Pero si Clara ay patuloy naghintay. Si Clara ay namuhay at patuloy na namuhay sa Amerika. Natuto siya mag-alaga, naging trabaho niya para caregiver at inalaga ng mga bata. Pagkat gusto nilang magkaanak, pero yun nga, hindi nang magkaanak dahil pagkakasal pa lang, pumunta na si Joseph. Naghintay na naghintay si Clara. Naghintay siya, not only 20 years, 30 years, 40 years. Umabot ng 63 years. At the age of 94, sinalubong niya sa airport ang kabaong ni Joseph. Finally, in-release ng mga North Koreans, yung mga bangkay ng mga sundalong napatay nila. And so, sa Los Angeles Airport, doon sinalubong ni Clara habang nakaupo sa wheelchair niya, sinalubong niya, 94 years old siya, sinalubong niya ang bangkay ni Joseph. And so, napahiya si Clara nung makita yung kabaong ni Joseph balut sa wakawat ng Amerika. At nasabi ni Clara, I told him I missed him so much and I expect him to come home. And he didn't. He didn't. I waited and waited. I expected him to come home. But he didn't. But you know what's the good news? We will never be that hard. Hindi tayo madi-disappoint. Tayo mga mananampalataya, we will wait day after day, year after year, anniversary after anniversary. Pero hindi tayo matutulad kay Clara. At the end of the day, we will say, I waited and he didn't come. Kundi ang ating maranasan, sa huling panahon, sa paghudyat ng trompeta, marinig natin, makikita natin lahat, si Jesus na ating pinangaral sa pulpitong ito, si Jesus na ating pinapalatanginan palagi, si Jesus na ating pinabasa sa Banal na Kasulatan, that same Jesus will come. At lahat ng mananampalataya, ito ang kanilang sasabihin, Revelation 22, verse 20, He who testifies to this thing saying, Surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. At nawa ito ang ating muling panalangin, as we now rejoice in the 17th anniversary of this church. Come, Lord Jesus. Come. Tayo manalangin.